Hi guys, welcome back to my channel. At sa nakikita nyo nga no, sa ating preview ng ating video, magbibigay lang po ako ng review sa shampoo and conditioner na guys na fresh from Hairlab. So, ayan guys, wait lang. Ito yung shampoo na Jeju Aloe Eyes ng Fresh Hairlab. Ayan. So, ito ay may 200 ml. Contains aloe vera extract from Jeju. Ayan. Aloe Total Moisture Smoothing Shampoo. So, ang nakalagay dito, kung mababasa niyo, ayan. Cooling Shampoo. Ayan. Cooling and Soothing. So, ayan siya guys. Ayan. So, sa... sa review ko dito, so, ginamit ko na siya ng 4 days, no? Nagamit ko na siya ng 4 days. Ayan. Sa amoy niya, mabango naman siya. Mabango siya. Kaya lang, ayun, yung bango niya, hindi naglalas. So, hindi siya naglalas. Siyempre, nagkatrabaho ko from in cars, no? So, pagdating ng mga bandang, ano yung after lunch, parang ganun. Parang hindi ko na naamoy yung bango niya. Kung shampoo lang yung inyong gagamitin. Ayan. Pag shampoo lang ha. Kasi tinry ko doon ng shampoo lang at saka ng shampoo with conditioner. So, sa shampoo lang, hindi siya naglalas ng pang maghapon. Saglit lang yung amoy niya. Yung amoy niya is, alam mo yung amoy na malamig. Yun. Parang ganun yung amoy niya. Amoy malamig, amoy fresh. Alam mo yung talagang fresh talaga yung skin mo. Ay, skin tuloy. Amoy fresh talaga yung hair. Ganun. Kaya lang, hindi siya naglalas. Yun. Tapos, yun. Mabula naman siya. At talaga namang nakakatanggal ng mga langis-langis ng yung buhok. Tapos, ayun. So, nakalagay nga dito, no? Aloe Total Moisture Smoothing Shampoo with Cooling Effect. So, enriched with aloe vera extract from Jeju, this shampoo helps soothe and nourish your hair and scalp. It helps restore moisture and leaves your hair feeling silky, soft, and manageable. So, dun sa mga pinangako niya, so, ano naman, parang okay naman sa kanya. So, ayan. So, kung makikita nyo, ayan lang. So, parang naging shiny-shiny naman yung ating hair. Mapapansin nyo, ayan. So, ayan. So, siguro sa ano, sa type ng hair ko, no? Sa type ng hair ko. Ang type ng hair ko is yung manipis lang. Yun. Manipis lang siya at saka straight naman talaga yung hair ko. Yun. Kaya lang yun, ang problema sa akin is yung parang minsan ano, may parang mahangin sa labas, parang gano'n. Yun, parang gano'n lang naman siya. Pero yun nga, dahil na nag-relieve siya ng moisture sa hair mo, so kaya siguro parang nagiging bagsak yung dating niya sa buhok mo. So, naibigay naman niya yung mga ipinangako niya. Yun lang ang, ano ko lang dito, no? Parang ang kulang lang sa kanya is yung hindi niya nare-retain yung bango sa buhok mo. Pero, overall, okay naman siya. So, ito nga palang shampoo, no, na 200 ml, ay nabili ko siya sa Watson ng 99 pesos. 200 ml, 99 pesos na siya, ayan. So, ayan. So, okay naman siya. Tapos, yun, kung makikita nyo nga sa video, no, so, yung consistency niya is yung parang natural lang na shampoo, yun. Yun, walang pinakaiba sa mga ibang shampoo. Same naman ang mga consistency niya. Tapos, ayan, so, okay itong shampoo. Ang hindi lang okay is yung bango, hindi nagre-retain sa hair mo. Tapos, dako naman tayo dito sa, ayan natin, itong conditioner. Ayan, ito yung conditioner niya. Ayan. So, ang conditioner naman niya, ang consistency niya is malapot. Yun, malapot. Parang yung mga, ano, mas malapot siya compared dun sa mga existing na, ano, ng mga conditioner, yun, na-review ko sa kanya, no. Hindi ako mahilig gumamit ng mga conditioner kasi nga, alam mo yun, yung parang ayoko nung nakakaramdam ng parang lagkit sa batok, yung mga ganong effect. So, nung ginamit ko siya, so, 4 days ko na siyang ginamit, no, from Monday to Thursday, ayan, so, ginamit ko siya. So, sa paggamit ko sa kanya, napansin ko na, yun nga, parang pag, pinartner mo siya sa shampoo, yun. Alam mo yun, parang kahit gabi na, yun. Andun pa rin. Parang siya yung nagre-retain ng amoy. Yung amoy niya, kaparehas lang ng sa shampoo. Yung parang minty effect, parang ganun yung effect niya. Tapos, yun nga, no. Kung ano yung effect ni shampoo,
yun din yung pinapangako ni conditioner yun, parang nag ano nga siya, no? Parang nagre-restore siya ng moisture, yan, para daw maging silky and soft yung ating hair. So, same naman ng ano, ng review ko sa shampoo, okay siya. Tapos, mas lalo siya naging okay kasi yun nga, yung bango na hinahanap ko, no? Parang hindi siya mabango-mabango, pero alam mo amoy malinis yung buhok mo. Tapos, sa shampoo and conditioner, nakalagay kasi dito, cooling. Yung cooling niya, hindi yung, alam mo yung katulad ng ibang shampoo na yung malamig sa ulo or malamig sa anit. Wala, walang ganong effect. Hindi siya malamig sa anit. Siguro yung sinasabi nito na cooling para sa akin is yung amoy lang. Para sa akin, ah, yun lang yung parang review ko sa kanilang dalawa. Mapa-shampoo, mapa-conditioner, walang cooling effect sa anit. So, so ito ay, ang halaga niya ay 99 pesos din. Yung 99 pesos, 200 ml din siya. Ayan. Ayan. Fresh Hairlab. So, parang kagrupo to nung, ano, ng, tawag dito. Parang kagrupo siya ng Jeju Aloe ng from Skin Love. So, ito naman is from Hairlab naman siya. Yun. So, magkakagrupo sila. Yun. So, sa mga susunod na araw, magbibigay naman ako ng review dun sa yung nagbibigay naman ako ng review dun sa Jeju Aloe Eyes na Skin Lab yun. Tapos, so, overall, kung gagamit kayo ng shampoo and conditioner, no, so, mas okay ipag-partner si shampoo dito sa kanyang conditioner. Kasi kung ang gagamitin mo lang is yung shampoo, so, baka ano lang, ang una-una kang madidismaya is yung sa amoy. Hindi siya naglalas yung amoy. So, perfect combination silang dalawa. So, ayan lang guys. So, kung makikita nyo, ayan. So, ito naman yung ating hair. So, ayan. So, kung makikita nyo, ayan, shiny naman siya. Ayan. So, ayan. Ayan siya guys. Ayan. So, ayan. Namamanage naman. Manageable naman. Ayan. Ayan. So, ayan lang guys. Kung nakagamit na kayo ng shampoo and conditioner, so, comment lang kayo guys sa baba, no? Kung ano yung na-experience nyo sa paggamit nitong shampoo and conditioner. So, basta para sa akin, best combination silang dalawa, no? Maire-recommend ko sila as combo, pero hindi nang hiwalay. Kasi parang yun nga, naranasan ko na nagamitin siya as single lang. So, hindi ako nasatisfy sa shampoo lang. So, mas nasatisfy ako dito sa kung may kasamang conditioner. Tsaka yun nga pala, no? Yung kapag binanlawan mo yung conditioner, so, walang naiiwang lagkit factor dito sa aking batok. Kaya, yun ang nagustuhan ko sa kanya. Kasi yung ibang brand ng conditioner, alam mo yun, parang ang kapal ng batok mo. yun lang. Parang ang kapal ng batok mo. Kaya, hindi talaga ako palagamit. So, ayan, nakikita nyo sa aking background. Yan. Yung mga conditioner na yan, ang gumagamit niyan is yung aking mga anak. So, ayan. So, shampoo lang talaga yung kinagamit ko. Tapos, isa pa, no, ang kagandahan sa kanya. Tsaka yung napansin ko, ayan. Meron akong mga dandruff. Ayan. Ayan. Meron akong gamit na shampoo. Yung anti-dandruff. So, gumagamit ako ng anti-dandruff shampoo. Pero hindi siya sapat para matanggal yung mga, yun, mga balakubak. Yun. Pero napansin ko, no, sa 4 days na paggamit ko ng shampoo and conditioner, yun, napansin ko parang na-lessen yung aking mga balakubak. At ngayon nga, ayan, kung mapapansin nyo, yan. Kahit ganun-ganunin ko siya, wala nang nagpapakitang balakubak. Ayan. Hindi katulad sa mga, dun sa mga nauna kong ginamit na anti-dandruff shampoo. So, ayun, kada ganun ko, ayun. Kada hawi ko ng buhok, kada suklay ko, may mga nagbabagsakan ng mga flakes-flakes, ganun. So, ayun lang guys. So, kahit hindi siya nagpapangako ng anti-dandruff, pero, yun, natanggal niya yung aking dandruff. Siguro nga kasi nga, di ba, parang minomoisture niya, yung, hindi lang yung hair, pati yung scalp mo. So, ayan. So, mai-recommend ko talaga ito, no? Sa halagang 99 pesos, meron ka ng 200 ml na shampoo and conditioner. So, ayan lang guys. Comment kayo sa baba kung anong inyong na-experience sa paggamit nito. At kung gagamit naman kayo nito, no? So, comment din kayo after nyo magamit kung ano rin ba yung na-experience nyo. So, ayan lang guys. Bye!